Walang tigil ang mabilis na pagtibok ng puso ni Kayla. Habang naglalakad sila ni Clyde sa hallway ng isang high-class condominium. Marahil dito na ito nakahatira ngayon. Pinabayaan na ba nito ang condo unit na binili nito para sa kanya noon? Isinama siya nito ng sapilitan kaya't wala siyang magawa kundi ang sumunod lamang sa likuran nito. Kinakaban siya dahil paparusahan daw siya nito. Anong parusa naman kaya ang gagawin nito sa kanya sa loob ng condo unit nito? Napalunok siya at ipinilig ang kanyang ulo. Kung ano-ano kasing birding imahinasyon ang nagpa-flashback sa otak niya. Masarap na parusa yata ang naiisip niya. Gaga ka talaga, Kayla. Inis niyang saway sa pasaway na imahinasyon niya. Hindi naman siya kinakabahan dahil nakasunod naman ang mga bodyguards ni Joanne sa kanya. Magagaling pala ang mga ito at nasundan agad ng mga ito ang kotse ni Clyde. Sinabihan na lang niya ang mga ito na maghintay sa ibaba ng building na iyon. Kahit hindi siya sigurado kung gaano siya katagal, paparusahan ni Clyde. Ka Clyde, saan ba tayo pupunta? Uuwi na ako. Agaw niya sa atensyon ni Clyde habang tahimik lang itong lumalakad at nakapamulsa. Sumunod ka lang. Iritado pa rin ang tono ng boses nito kaya natatakot siyang magreklamo. Nang makarating sila sa tapat ng isang pintuan at akmang bubuksan na ni Clyde ang pintuan, mabilis niyang hinawakan ng kamay nito upang pigilan ito. Natigilan tuloy ito dahil sa kanyang ginawa. Napalunok siya at agad niyang binitawan ng kamay nito. Parang may gumapang kasing kuryente sa katawan niya dahil lamang sa pagkakahawak niya sa kamay nito. Ka Clyde, nagmamakaawa sa'yo. Kung anumang parusa ang gagawin mo sa akin, huwag mo nang ituloy. Ikakasal na ako at buntis ako. Napapalatak ito. What? Mapang-insulto itong tumawa ng pagak. Napalunok siyang muli at parang napahiya tuloy siya. Diba? Papasok tayo dyan sa kondo mo? Ano pa bang parusa ang gagawin mo sa akin? Bukod sa hindi mo na naman ako palalakarin. Lalo itong natawa ng may halong pang-iinsulto. Nagpapatawa ka ba? I'll never ever dare you to touch you again, even if you beg for it. Huwag kang ilusyonada. Nagpunta ka lang ng Canada. Naging ilusyonada ka na. And remember that I will never a pregnant liar woman. May pait sa mga huling salitang binitawan ito. Hindi niya alam kung namamalikmata lamang siya dahil nakita niya dumaan sa mga mata nito na labis itong nasasaktan. Ngunit saglit lamang iyon kaya hindi siya sigurado kung iyon nga ba ang nararamdaman nito. Is he hurting right now? Kung ganoon, anong parusa ang gagawin mo sa akin? Lakas loob na tanong niya at binaliwala ang pang-iinsulto nito. Naiintindihan naman niya na normal lamang na magalit ito sa kanya dahil sa pagtatago niya sa kanilang anak. See it for yourself. Binuksan ni Clyde ang pintuan gamit lamang ang fingerprint nito. Diri-diritso itong pumasok sa loob. Kahit natatakot siya ay sumunod pa rin siya sa binata. Anak Clyde, ang aga mo. Oh my God! Kayla! Nanlaki ang mga mata ni Kayla nang makita ang mami ni Clyde. Tila na istatwa siya sa paghakbang. Mare, anong Kayla? Si Kayla nandyan? Ah, anak ng pistikang bata ka. May anak ka pang magpakita sa akin? Mas lalong nanlaki ang kanyang mata nang bigla sumulpot sa likuran ng tita Claudia niya ang kanyang mami. Galing ito sa kusina at may hawak-hawak pa itong sandok. Nanlamig ang buong katawan niya. Di agad siya nakagalaw sa kinatatayuan niya. Nagunahan sa pagtulo ang kanyang mga luha dahil hindi niya inaasahan na makikita niyang muli ang kanyang mami at ang mami ni Clyde. Kahit may takot siya sa mga ito
ay nangibabaw pa rin ang pangungulilan niya sa kanyang ina. Mama! Mahinang sambit niya habang nakatingin siya sa kanyang ina. Agad itong lumapit sa kanya at pinapalo siya ng sandok sa kanyang braso. Umiiyak na rin ito sa galit at matinding pangungulila rin sa kanya. Ang kapal na mukha mong magpakita pa sa akin muli pagkatapos mo akong hindi kontakin ng 10 taon. Mare, 5 taon lang. Singit ang tita Claudia niya habang pinapalo siya ng mama niya ng sandok sa kanyang braso. Masakit ang mga paghampas nito, ngunit hindi niya iyon alintana. Nakatulala lang siya sa mukha ng mama niya habang sinisermonan siya nito. Napapahagulgol siya dahil tila tumanda na ang mama niya at nangangayayat na ito kaysa noong huli niya itong nakita. Bagits na bagits pa ito noon, pero ngayon ay para na itong tumanda. Pero masaya siya dahil hanggang ngayon ay buhay pa ito. Masaya siya dahil binigyan pa siya ng pagkakataon makita muli ang mama niya. Mama! Iyak niya habang pinipilit niya itong yakapin. Bitawan mo ko, buisit kang bata ka. Anong akala mo sa amin? Bigla mo nalang tatalikuran na? Hindi mo man lang ako naalala. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Napagulgol na ang mama niya at patuloy pa rin sa paghampas sa braso niya. Natigil lang ito nang may humawak sa sandok na ipinupukpok nito sa kanya. Napatingin tuloy sila ng kanyang mama sa taong iyon. Walang iba kundi si Clyde. Namumula na, tita. Tama na. Kinuha ni Clyde ang sandok mula sa kamay ng mama niya. Parang nag-slow motion tuloy ang bawat paggalaw nito. Hindi niya maiwasan makaramdam ng saya sa kanyang puso dahil inawat ni Clyde ang mama niya. Ibig bang sabihin ay concerned pa rin ito sa kanya? Kinuha nito ang sandok at lumakad na papunta sa loob ng kusina. Napatigil lang ito sa paglalakad nang muling mag-sermon ang mama niya. Pistik ang bata ka! Ngayon titingin-tingin ka ng ganyan. Kay Clyde ah! Gaga! Alam mo bang pinagdaanan niya? Alam mo bang pinagdaanan namin lahat nung iniwan mo kami bigla ah? Isang hampas na naman sa kanyang braso ang kanyang natamo mula sa mama niya. Muntik na kaming mabalo kakaisip sa'yo. Napakawalang puso mong anak. Napaka-selfish mo. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Patuloy pa rin sa paghampas ang mama niya sa kanyang braso kahit nanghihina na ito. Pareho silang napahagulgol ng mama niya. Sorry po mama. Hagulgol niya at binabalak niya pa rin yakapin ang mama niya. Kung alam lang rin ng mga ito na nagsakripisyo lamang siya para hindi mapahamak ang mga ito. Mama, sorry po. Paulit-ulit lamang siya nagsusorry sa mama niya pero iyak lang ito ng iyak. Busit kang bata ka. Akala ko na paano ka na. Akala ko hindi na kita muli makikita. Napayakap na sa kanya ang mama niya ng sobrang higpit kaya lalo silang nag-iyakan. Mama, miss na miss ko na po kayo. Sorry po mama. Iyon lang ang mga nasasabi niya habang kayakap ang kanyang ina. Miss na miss rin kita, buruha kang bata ka. Miss na miss ka na namin lahat. Salamat sa Diyos at walang masamang nangyari sa iyo. Pinaghahalikan ng mama niya ang kanyang ulo habang yakap siya nito ng mahigpit. Pagrupag nga rin sa missing daughter-in-law ko. Napapaiyak na rin si Tita Claudia nang lumapit ito sa kanya at niyakap rin siya ng sobrang higpit. Maganda ang pangangatawa ng Tita Claudia niya kaysa sa kanyang ina. Marahil na stress talaga ang mama niya sa kanyang ginawang paglayo. Nahihiya siya sa Tita Claudia niya, ngunit parang hindi naman ito nagtanim ng galit sa kanya. Whatever your reason, iha, I know it's reasonable. Alam kong hindi mo kami basta-basta tatalikuran lahat. Lalong-lalo na si Clyde kung wala ka namang mabigat na reason, iha. I know you, iha. I know you. Sambit ni Tita Claudia niya habang yakap-yakap siya nito. Napatingin siya kay Clyde.
Napansin niyang lumambot saglit ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatingin sa kanilang tatlo na magkakayakap. Parang naiiyak ito dahil nakita niyang namumula ang mga mata nito. Ngunit agad na bumalik ang kaseryosuhan nito nang magkatinginan silang dalawa. Mabilis itong tumalikod upang tuluyan na itong pumasok sa loob ng kusina. "Kumain na muna tayo, malapit na matapos ang niluluto ko. Tika, nasaan ba ang sandok ko?" Napapakamot na sambit ng mama niya pagkatapos nilang magdramahan at magyakapan tatlo. Natawa tuloy silang pare-pareho. Humahanap siya ng tsimpo kung paano niya ikukwento sa mama niya at tita Claudia niya ang kasalukuyan niyang sitwasyon habang kumakain sila ng hapunan. Katabi niya si Clyde at nasa harap naman nila ang dalawa nilang ina. "Ma, magpapakasal na po ako, ma." Maya-maya sambit niya na nagpatahimik sa dalawa. Natigilan ng mga ito ngunit agad rin napangiti ng matatamis. "Wow, itutuloy niyo na ba ni Clyde ang kasal niyo?" Bulalas ng mami ni Clyde, napahinto rin si Clyde sa pagkain dahil sa sinabi niya. "Hindi po si Clyde ang grom, ma, minubyo po ako sa Canada." Napayo ko siya dahil ayaw na sana niyang magsinungaling sa mga ito ngunit kailangan dahil mauudlot ang plano nila ni Joanne. "Ano?" Kunot noong tanong ng mama niya. Nawala naman ang ngiti ng mama ni Clyde at agad itong napatingin sa seryosong mukha ng anak nito. Tila naramdaman agad ng mami ni Clyde ang lungkot na nararamdaman ng anak nito dahil nalungkot rin ang mukha ng ginang. Tumingin rin siya kay Clyde. Napalunok siya nang masalubong niya ang malulungkot nitong mga mata. "Why don't you tell them first that we have a son? Kailangan ba yung kasal mo muna ang ibalita mo?" Nanlaki agad ang mata ng dalawang nanay nila at sabay pang napatanong ang mga ito. "Ano? May anak kayo? Ano, may apo ako?" Pare-parehong ang reaksyon ng mga nanay nila kaya napayoko na lang siya at mahinang tumango. "Opo, meron po. 4 years old na po siya." Katahimikan ang sumunod na sandali. Tila pinipigilan lang ng mami niya ang magalit sa kanya. "Itinago mo ang anak niyo ni Clyde. Paano mo nagawa ito, anak?" Garalgal ang boses ng kanyang mami. "Akala ko may magandang rason ka, iya. Sa tingin ko nag-amali ako." Tumayo naman upang mag-walk out ang mami ni Clyde at parang nagalit ito sa kanya. "Kinahihiya ko ang mga pinaggagawa mo, anak." Tumayo rin ang mama niya upang mag-walk out. Nagsipasukan ng mga ito sa kanya-kanyang mga kwarto. Napahagulgol tuloy siya sa kanyang kinauupuan. Tahimik naman si Clyde na nakaupo lang sa kanyang katabing upuan. "Pagkatapos mong umiyak dyan, ihahatid na kita." Napapasinghot pa siya nang mag-angat siya ng tingin kay Clyde. Seryoso ang gwapong mukha nito, ngunit napansin niyang mas malambot na ang ekspresyon ng mga mata nito. "Huwag na, nasa baba naman ang mga bodyguards ni Joanne." Tanggi niya, napatiimbagang ito, ngunit tumango na lang upang hindi na makipagtalo pa sa kanya. Tumayo ito. Hindi na niya sinundan kung saan ito pupunta. Marahil ay mag-walk out rin ito katulad ng dalawang nanay nila. Napayo ko tuloy siyang muli upang umiyak. Ang bigat-bigat ng dibdib niya. Gusto niyang sabihin sa mga ito ang tunay na dahilan ng pag-alis niya, ngunit para saan pa? Galit na ang mga ito at nangyari na ang lahat. Isa pa, nabiyan na ni Clyde sa riba ngayon. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba siya nito. Nagulat siya nang may malamig na bagay siyang naramdaman sa kanyang braso. Ay! Napapitlag tuloy siya. Napakurap-kurap siya ng kanyang mga mata nang makita niya si Clyde na may hawak na ice pack at idinampi nito iyon sa braso niya. Pulang-pula yung braso mo, mamamagayan.
muli nitong idinampi ang ice pack sa kanyang braso. Ang brasong hinampas ng mama niya kanina. Napapatitig lamang silang dalawa sa isa't isa habang dinadampi nito ang ice pack sa kanyang braso. Hindi siya makapagsalita dahil tila tibok lamang ng puso nila ang kanilang naririnig. Kakaiba ang tingin nitong ibinibigay sa kanya. Para bang tinanggal na nito ang maskara nitong nakakunot noo at napalitan na iyon ng tunay na emosyon nito. Pangungulila at pagmamahal. Iyon ang nababasa niya sa mga mata ni Clyde habang nakatitig ito sa kanyang mga mata. Marry me instead. Kakalimutan ko lahat ng kasalanan mo sa akin. I will be the father to this child. Masuyong hinawakan ni Clyde ang kanyang puson. Iniisip nga pala nitong buntis siya. Clyde, ako ang pakasalan mo at lahat ng kasalanan mo sa akin, kakalimutan ko. Be my wife, Kayla. Umiling siya ng unti-unti. She but they want to say yes. Gusto niya ang gusto nito. Gusto rin niya itong maging asawa. Pero hindi pa sa ngayon. Kailangan pa siya ni Joanne. Sobra siyang nakonsensya. Sobra siyang nanliit sa pagmamahal na ali ni Clyde para sa kanya. He doesn't deserve her. Hindi nito deserve ang mga kasinungalingan niya. Hindi nito deserve ang mga pasakit na ibinigay niya sa buhay nito. Nakita niyang nadurog ito dahil sa ginawa niyang pag-iling habang napapahagol-gol siya. Unti-unti nitong binitawan ng kanyang puson. Kitang-kita niya ang pagtulo ng luha ni Clyde. I'm sorry, kailangan kong pakasalan si Chuan. Patawarin mo ko, Clyde. Ilang ulit mo akong papatayin, Kayla? Ilang ulit? Punong-puno ng hinanakit na tanong nito sa kanya bago ito tumayo at iniwan siyang mag-isa roon.